Buenas noches or good evening, señoritas y señoritos. Today we are going to give you an update about the effort of the Philippine government to hunt down or to look for the whereabouts of suspended Bureau of Corrections General or Director General Gerald Bantag and his assistant Ricardo Zulueta. So wala pa naman po warrant of arrest na issuan sa kanila and they are not yet wanted man, pero isa-serve po sila ng supena habang on the preliminary investigation stage yung kaso na na-file sa Bureau Prosecutor's Office. Pero ngayon pa lang po, nawawala na sila. Their family cannot account for them. Their friends cannot account for them. From very vocal sa social media, even in fighting form, si Gerald Bantag, ngayon tahimik na tahimik. In fact, matagal ko na po sinasabi ito sa inyo na wala na talaga. Nag-went underground na talaga si suspended Bucor Chief Gerald Bantag. Pero ngayon, ganun pa man, inanunsyo po ni Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin na gumawa na po sila ng mga tracker team. Kaso lang po, medyo too late na po. Too late na talaga. So, sabi niya, yung itong tracker team, naghahanda na lang na kung ma-issuehan ng korte yung arrest warrant kay Bantag at saka kay Zulueta yung assistant niya. So sabi nga ni Azurin, in the event that a warrant of arrest is issued, there will definitely be tracker teams to look for them. So far, we are just monitoring. So, hanggang monitoring pa lang po ang magagawa nila. We are just validating information where they are. So, may mga natatanggap-tanggap sila, mga informasyon, pero hindi talaga nila matukoy kung saan. Earlier on po, na-vlog natin na kahit yung mga kaibigan nila na si Anthony Taberna, sinasabi, wala na nga talaga nila makukontak mga ito. At kahit po yung mga media persons na pupunta sa last known address ni Bantag, official address which was in Caloocan, wala na rin. And I suppose, binabantayan rin yung bahay niya sa Laguna ng mga pulis. So, as of now, wala pa rin po. And recently, we also heard Justice Secretary Boy Remulla saying na nag-apply pa lang sila ng hold departure order. Ngayon, meron pa lang sila watch order. Meaning, binabantayan pa lang sila at they're still applying for a preliminary hold departure order para pwede ka sila pigilan sa mga airport. Kaso lang po, ang sad part lang po dito, very porous po yung mga sa airport. I doubt na unless magaling na talaga sila, they prepared for this at gumawa sila ng mga fake passport at may makakuha rin sila ng mga gumagawa ng mga fake visas sa Recto o saan ba na sa Baclaran. Pero mahirap po gawin yun. Kaso lang po, kung doon sila dadaan na marami po mga wanted persons dumadaan sa sinasabi natin backdoor of the South. Yung po doon sa amin. Kasi po sa amin, from Zamboanga City, you can ride a boat. Siyempre, chine-check pa rin po yung mga passport, yung mga visa, lalo na kung papunta ka Malaysia o papunta ka Sabah. Pero kung pupunta ka lang man ng mga lalo na kung may kaibigan ka, may protector ka, let's say sa Sulu, na alam naman natin na kahit papaano, tayo mga taga Manila, kahit ako nga ay last ako pumunta dyan nung reporter pa ako sa Philippine Daily Inquirer, and that was a long time ago.
kahit nandyan po yung asawa ko, pero kahit papaano po, iba pa rin yung peace and order situation, medyo unstable pa rin. So, kung meron siya mga kaibigan dyan, dyan lang siya magtago o kahit basilan lang po, na kahit papaano may problema pa rin sa Abu Sayyaf, may mga kidnapping pa rin. So, kung may mga kaibigan siya dyan na magtago lang siya sa mga kabundukan dyan and to, magbayad lang siya ng board and lodging sa mga Abu Sayyaf group, or kung meron siya link sa mga leftist groups, wala na, hindi na siya pwede arestuin, that he will be beyond the reach of the law. So at if he's better at makakuha siya ng mga peking dokumento, he can go all the way to Malaysia po. Ngayon mahigpit na po diyan sa Malaysia, lalo na yung entry diyan sa Malaysia, pero marami pong islands diyan sa Sulum, sa Tawi-Tawi, na pwede pa rin siya magtago. At kung magaling siya, pwede pa rin siya kumuha makapasok sa Malaysia. So, medyo malabo. Things are not looking bright na po talaga dito sa hunt natin for Bantag at saka si Sulweta po. So, this is the sad part about it. At kahit naman po yung PNP is even offering to provide security kay Bantag, kasi una, 'di ba, nagreklamo si Bantag na tinanggalan siya ng mga security niya, security force niya, pati yung mga baril nila. At sabi nga ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, sabi niya, the PNP is still open to the possibility that during the conduct of the preliminary investigation and even the actual trial, new evidence might surface implicating other people. At kaya daw, ready daw sila na to give security to Bantag kung gusto niya, at kung lalo na kung ma-implicate niya yung ibang tao, at pwede pa yun maisama sa mga supplemental information or supplemental complaint na pwede i-file during sa trial. At sabi nga ni Fajardo, meron daw sila communication, siguro through channels sa kampo na ni Bantag. Sabi niya, meron na pong communication sa part po ng PNP kay General Bantag. Oh, sabi niya, although hindi niya klinaro kung ano ba itong communication or tama ba itong communication, siguro through the relatives or through friends or through kasamahan niya sa opisina po na nakakilala or may contact kay Bantag po. Sabi nga niya, in fact, we offered him security kung kailangan po niya, dahil nabanggit po niya sa kanyang recent interview na pinull out na po yung kanyang security at magasasakyan, sabi nitong spokesperson ng Philippine National Police. So, well, we're still hoping against hope po na we the PNP or even the MVI will succeed in cornering Bantag, or better yet, mag-surrender na lang si Bantag. Kasi tulad nung sinabi nitong spokesperson ng PNP, there are many information that we can get from him that can give us a clearer picture kung ano ba nangyari talaga that led to the killing of Percy Lapid, kung siya ba talaga ang mastermind or there is a bigger mastermind, more powerful people behind him na kasama or pwede hindi kasama doon sa 160 persons of interest na mga tao na either binanatan or inexposed ni Percy Lapid in his Lapid Fire na blog and radio program. So, tutukan po natin itong issue, because I think apart from the
from the legal issue, we are now entering the manhunt phase of the saga of the Percy Lapid killing saga. So mahaba pa po itong issue na ito at to give justice to Percy Lapid and to give justice to the family, tutukan po natin itong issue na ito. Give justice to ka Percy Lapid and to his family, tutukan po natin itong issue na ito until the very end. Kung pwede po, until the conviction at until makulong na nga po yung mga accused individuals, lalo na si Bantag at si Sulweta, provided na nakuha na nga sila ng authorities or nag-surrender na po sila. Kasi kung na-kwa na po sila sa korte, na-convict na po sila sa korte, pero missing in action pa rin sila up several years from now, so this issue will still not end, and this will go on until justice is really served against those concerned, against the guilty persons, na which something which can and shall be proven by competent courts in the country. So as for now, the hunt goes on, and so is our monitoring of all these issues. So paki-share na lang po sa friends and relatives nyo so that they will know the true issues happening in the country from the point of view of an experienced public relations consultant and a political strategist and crisis manager. And thank you for watching. Don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel. And see you in my next vlog.